So we're here in this fourth presentation on fundamentals of mixed signals and sensors. For this lesson, we'll be discussing op-amp comparators. So natapos na natin yung basics or introduction sa operational amplifiers or yung op-amps. Then we discuss some of the basic configuration, yung non-inverting, inverting voltage followers, and then the effect of negative feedback sa mga op-amps, right? So now we are going to go deeper and discuss yung mga basic op-amp circuits. And we'll start with these op-amp comparators. So in this particular discussion, we will describe and analyze ano ba yung mga operation and types of comparator circuits. So ano yan, mga zero level detector, non-zero level detector. We will also describe or discuss how an input noise affects a comparator operation. And then ano-ano yung mga pwede natin gawin to reduce yung noise effects sa isang comparator. Also, we will describe the operation of comparators with output bounding. Ano ba yung bounding na yan? We will define what is bounding with respect to these comparator circuits. And then, meron tayo yung example or of application ng comparators. Paggamit ng comparator circuit. Op-amp comparator circuit. So, let me start by describing ano ba ang isang comparator circuit? Okay? So, a comparator is a specialized op-amp circuit that compares two input voltages and produces an output that is always either one of the two states, indicating the greater or less than relationship between the inputs. Sa madaling salita, pag sinabi natin comparator, kino-compare niya yung dalawang inputs natin na nasa inverting. Yung nasa inverting, inverting, tsaka sa non-inverting. Kung ano yung magiging ang resulta niyan, it's either yung isa greater than, yung isa less than, no? Depende dun sa reference natin. So, ang output niya is either one of two states. Okay? Yan. Then yung pinaka-simplest definition of comparators. Okay? Itong mga comparators, they provide very fast switching times. No? Kasi on-off, 0-1, 0-1 lang yan. No? And marami pa silang capabilities. So, para ma-optimize yung comparison function nila. For example, meron tayong mga ultra-high speed comparators that can have propagation delays na as little as 500 picoseconds. Napakaliit na time kaya niya mag-compare. Okay? So, doon sila nagagamit sa mga ano interface between analog and digital circuits. No? So, later on, magkakaroon kayo ng idea kasi i-discuss din natin yung mga ADC tsaka DAC circuits after natin ng op-amps. So, para doon sa mga less critical na applications, yung mga op-amps, usually ginagamitan natin yan na walang feedback o kaya gumagamit tayo ng open loop. Ang gamit natin dyan madalas is comparator. Kasi kinocompare lang naman natin yung dalawang input. So, in general, itong mga comparators na to, they cannot be used as op-amps. Kaya lang, yung mga op-amps can be used as comparators for non-critical applications. Okay? We have here an illustration kung ano yung mga yan. So, ito yung basic, ano? We have a grounded inverting, tapos meron tayong input sa non-inverting. So, tawag natin dyan is zero level, no? Zero level detection. Ibig sabihin, kung naka-zero yung, ano, yung ating input, or non-zero siya, compared dun sa ating non-inverting, magkakaroon tayo ng output dito sa voltage out. Okay? So, dito naman, sa second figure natin, ang ginagawa nating reference is a battery.
no? Battery. Tapos, yung isa naman, we used battery reference. Ito yan, ano? Ito naman, ang ginamit nating reference is a voltage divider, no? Yan, voltage divider reference. Tapos itong isa is a ang tawag diyan ay Zener. Yan, Zener diode sets reference. Yan. Kaya gumamit tayo ng Zener diode, no? Ito naman, gumamit tayo ng resistive networks na voltage divider as our voltage reference. Ganyan lang yan. Okay? Para sa zero level detection, isa to sa mga applications ng isang op-amp is to determine kung yung ating input voltage is nag-exceed sa isang level. Okay? Because of the high open loop voltage gain ng isang op-amp, very small voltage difference between dun sa mga input terminals will drive the amplifier into saturation, causing the output to be or to go to its limit. Ibig sabihin, pag nagkaroon tayo ng changes dito sa ating dalawang inputs, no? Pag nagkaroon tayo ng changes dyan, let's say yung ating input is sinusoidal, yung ating output goes from the negative voltage output papunta rin sa maximum. Yan, dito pa lang yan, ha? Tapos, isasaturate niya yan habang hindi siya zero, isasaturate niya yan. Pagdating niya ulit sa zero, oops, babalik ulit siya. Yan. Tapos, negative cycle naman. Saturated ulit sa negative. O, paakit na naman ulit siya. Ganyan ang response ng isang zero level detection. Okay? So it determine kung yung ating input voltage exceeds a certain level. So ganyan lang siya, no? For example, meron tayong kinoconsider na op-amp. Let's say meron yang open loop voltage gain na 100,000, di ba ganyan? Tapos, meron tayong voltage difference dito. Diff. Yan naman yung importante sa atin. Equals sa 0.25 millivolt. Napakaliit na value niyan. Siyempre, pag open loop, imumultiply natin to para makuha yung ating voltage output. Equal yan sa 0.25 millivolt times 100,000. Diba? For example, ha? And it is equal to 25 volts. Diba? So, ganyan siya. Ibig sabihin, kung kaya ng op-amp hanggang 25, no? So, yun yung pinaka-limit niya. But then, of course, hindi naman umabot ang 25 volts yung ating op-amp. Diba? So, ang kaya lang niya is dun sa maximum na kayang i-handle ng ating op-amp. Usually, yan yung ating voltage, di ba? VCC, positive, tsaka negative VCC. So, yan yung magsasabi kung hanggang saan. Let's say, ang ginamit mo, 15 volts, di ba? So, more or less, nasa 14 volts hanggang 15 volts. Isasaturate natin itong op-amp natin. Hanggang doon na siya, hindi siya abot ng 25. So, ganun siya, no? So we now have this non-zero level detection. And by the way, yung ating zero detection, no, zero level detector, ano yan? Magandang gamitin yan sa mga squaring circuits para makapag-produce tayo ng mga square wave from a sine wave. So input natin yung sine wave to a comparator, ang output niyan is a square wave, no? So meron na tayong square wave generator. Okay? So yun yung isa sa mga purpose niya. Now, let's go naman dito sa mga
non-zero level detectors. We have actually three, di ba? Diniscuss natin kanina. Isang voltage reference at saka isang voltage divider reference. Okay? So, yung nakikita nyo dyan, itong voltage reference, imbis na naka-ground siya, ano lang, pinalitan lang natin ng isang voltage reference yung ating reference, no? So, nasa inverting input. So, pagka ganyan, yan yung magiging kukunari. Kinumpere niya, 3 volts, tapos ang input mo lang is 2.5. So, ganyan siya. Another setup would be, this is a more practical arrangement, yung paggamit ng voltage divider. Kasi pwede natin kontrolin yung ating voltage reference ng pag-apply lang ng dalawang resistor. No? Kesa naman maganap tayo ng voltage source talaga. Okay? So napakadaling gawin ito dahil marami namang values ng resistor and pwede tayong gumamit ng potentiometer. Okay? So dito, para makuha natin yung ating V reference, of course, depende sa arrangement ng ating resistors. In this case, we have R2 over R1 plus R2 times yung ating positive voltage, no? So, ang kinukuha na natin ng V reference, of course, ito. V ref. No? So, ayan. Yung nasa V2 na voltage. So, therefore, yung R2 divided by the sum ng dalawa times yung ating voltage. Yan yung ating reference voltage. Papasok sa inverting inputs. And, therefore, yung ating output is katulad nito. Let's say, papasok dito, from zero, kung mapapansin natin, hindi pa siya agad nag-trigger, no? Hindi pa siya na agad nag-trigger. Trigger lang siya pagdating niya ng voltage reference, no? Doon pa lang talaga siya mag-trigger. Op, parehas, nagtugma na. Now, going up, aangat ngayon to, magsasaturate yung ating op-amp. Ganon din dito. Hanggang bumaba, magka-flat yan dahil saturated, hanggang sa ma-meet niya ulit yung reference. Ops, reference point, baba. Ganon na siya, no? So, ang difference nito sa zero level detection is yung ating pulse width. No, kanina kasi square wave lang talaga siya, no? Pantay. Dito, nabavary natin yung difference ng ano, o yung width ng ating pulse. So, yan. So, pakitandaan pa formula natin ito. Okay? Dito naman, sa susunod, we also have this kind of reference na kung saan gumamit tayo ng Zener diode to set the reference voltage. So, yung ating reference voltage is actually equal to V sub Z. No? Kung ano yung voltage ng Zener diode dyan, yun yung ating voltage reference. So, as long as yung ating input is less than the voltage reference, the output, no, the output of the op amp remains at the maximum negative level. So pag nag-exceed naman siya sa reference voltage, aangat ngayon yan, aakyat siya dun sa maximum positive voltage. So ganun lang siya kung sinusoid yung ating input, di ba? Napakasimple lang ng comparator. Madali siya matutunan kung naiintindihan natin yung principle ng reference voltages. Okay? So let's try to solve this example. An input signal shown is applied to the comparator below. Draw the output showing its a proper relationship to the input signal. Assume the maximum output levels of the comparator are positive and negative 14 volts. So, ibig sabihin, pinapadraw sa atin yung output, no? Meron daw tayong input from 0 to 5. Then we have this, actually, this is a voltage divider, di ba? Voltage divider reference. So, importante dyan na malaman natin
para ma-drawing natin ng maayos to is yung ating ano ba yung reference voltage natin? Kasi ipa-plot natin yan dito sa ating sinusoid, di ba? Let's see, ganyan yung ating sinusoid. Oh, yeah. Tapos, isa-solve natin yung voltage reference kasi nandito siya, no? So let's say, ito yung ating 5 volts. Ito naman yung ating negative 5 volts. Diba? Ganito lang naman yan. Tapos, V in. Now, we would love to get the voltage reference equal yan sa R sub 2, right? R sub 2, which is R sub 2 divided by R sub 1 plus R sub 2 times positive V, which is now equal to R sub 2 is 1 kilo ohm divided by 1.1 kilo ohm plus 8.2. 1 kilo ohm plus 8.2 kilo ohm, no? Times anong voltage natin? 15, positive 15 volts. Therefore, yung ating V reference is equal to calculators. It is equal to positive 1.63 ang nakuha ko dito. Volts. Therefore, pag i-draw natin yan, nandito yan. No? Nandito. So, ito yung ating voltage reference. Yan. So, nandyan siya. Tapos, kailangan din natin, dahil positive siya, no? Yan. So, ipoproject natin ito sa baba. Gandito, no? So, ang sabi, kapag hineg, less than the voltage reference, mananatili sa negative maximum yung ating square wave, no? Or pulse. Therefore, kung yan ay draw natin, ha? Yan ay negative, let's say, ito yung negative 14. Ito yung positive 14 volts. So, mag-i-stay dito yung ating level kasi hindi pa siya nami-meet. Hindi pa nag-meet dito. Okay? So, i-drawing ko lang, ha? Yan. Tapos, mag-i-stay yan dyan. Tapos, akit siya dito. No? Pag paakit na yung ating waveform, aabot siya ng 14. Mag-i-stay siya doon ulit. Okay? Mag-i-stay siya dyan. So, hanggang ma-reach niya yung negative naman ulit. Okay? So, ganun lang siya. Yan. So, bababa ulit tayo dito. Kasi, yan. Yan na. Ah, ng linya ko. Ulitin nga natin ang maayos. So, parang ganyan. No? Tapos, ganun ulit, mag-i-stay ulit tayo dyan hanggang ma-reach niya na lang ulit yung susunod. Medyo mahaba siya kasi yung susunod na ikot ay nandito pa, layo pa, di ba? Nandito pa eh. So, medyo mahaba yung kanyang negative. Hindi pantay. Bago siya ulit umakyat. No? So, the important part to give emphasis is that we will find the reference voltage. Yun yung magdidikta ng ating edge kung saan aakit to the positive maximum level yung ating comparator output. Alright? So, yan. So, ngayon, maganda, no? Maganda yung comparator natin. However, in many practical situations, yung noise natin, palaging meron yan, it appears on the input line. Itong noise na to, itong noise voltage na to, it becomes superimposed on the input voltage, katulad ng nakikita nyo dyan. Ito yung ating input voltage, di ba? Yung sine wave.
Then meron tayong parang mga maliliit na noise dyan. So naka-superimpose siya dyan. So ano ang tendency? The tendency, dahil mataas yung ating open loop voltage gain ng isang op-amp, ito ay ma-amplify din. Kaya naman, ayaw natin yung mangyari. Kasi ang magiging output natin dito ay, ano magiging output natin dito? Parang katulad ng ganito. I-trigger siya pabalik-balik, no? Ganyan. So, tapos minsan ganyan. So ayaw natin yung ganyan. Diba? So ang gusto natin is kung ano yung ating sine wave, kung ano yung makukuha natin para dito, yun lang. So kailangan natin ma-reduce ito, itong noise na to, para mas maganda yung output. No? Para mas maintindihan natin yung effects ng noise voltage, let us consider itong low frequency sinusoidal voltage. Yung makikita nyo dyan sa figure. So, na this is applied to the non-inverting, no, input of the op-amp comparator. So, ang ginagamit natin dito is a zero-level detector. May wala tayong reference voltage. So, tinitingnan lang natin kung the sine wave approaches zero, ano siya? Magpa-fluctuate siya kasi tulad nito. For this part, okay lang, di ba? Kasi nasa zero siya, nasa negative maximum. Pero for this part, instead of nasa mataas na siya, bumalik siya sa zero. Itong mga parts na bumabalik sa zero, ito yung mga ayaw natin mangyari. Kasi, yan, tulad niya mga yan. Kasi magsuswitch yung ating comparator balik-balik. No? So, ganon siya. Okay? Ang effect niya, magiging erratic yung output voltage natin. Ayaw natin yung mangyari. So how do we reduce yung noise effects dito sa mga comparator circuits? We reduce by applying a positive feedback dun sa circuit natin. Ngayon, kung makapapansin nyo to, itong circuit na to, yan. Ito yung ating solution para medyo mawala yung ating noise or ma-reduce. So we are applying positive feedback. So yung output natin, a portion of it is going through the positive or the non-inverting input or pin. Tapos yung ating voltage in will go to the inverting naman. So medyo nag-iba yung form niya, right? So ano ang effect? So an erratic output voltage caused by the noise dun sa ating input, kasi nangyayari yan kasi yung ating op-amp switches from the negative output state papunta sa positive output state. So itong unstable condition na to, nangyayari to pag yung input natin is naglalaro dun sa ating reference voltage. And kahit na maliit na noise fluctuation can cause the comparator to switch. Kasi itong comparator natin, di ba, napakabilis ng switching ano niyan, capabilities. Para mas maging less sensitive itong ating comparator sa noise, ginagamitan natin siya ng technique na tinatawag nating hysteresis. No? Hysteresis, this is a technique incorporating positive feedback. So, ang tawag natin dyan hysteresis. Basically, hysteresis means that there is a higher reference voltage or higher reference level when the input voltage goes from lower to higher value than when it goes from the higher papunta sa lower. So, yan lang yung ating ano, yung ating tawag dyan. Principle ng hysteresis. So, meron tayong dalawang reference levels na gagamitin dito, yung tinatawag nating UTP tsaka LTP. Okay? So, pag sinabi natin UTP, ito yung ating upper trigger. No? Upper trigger point. And then, meron din tayong lower trigger point.
Anong silbi na itong dalawa na to? So, itong trigger points na to, na-attain natin yan by using the positive feedback, no? Positive feedback by attaching or connecting a voltage divider dito sa ating output pabalik sa non-inverting input. So, makukuha natin yung ating voltage UTP using this resistive network. So, ang formula natin ng voltage UTP will be, ito yan, no? Yun ang galing dito sa voltage 2. Okay? So, it will be R2 divided by R1 plus R2 times yung ating positive voltage output max. Ito yung ating kung saan napupunta yung ating saturation, no? Yung saturation ng ating op-amp. Okay? And then, yung ating namang our LTP, voltage lower trigger point, is equal yan sa R2 over R sub 1 plus R sub 2 times yung negative naman, voltage maximum. Okay? Yan. So, ano nangyayari dito? When the output is at maximum, tignan natin baka meron. So, kung yung ating output is nasa maximum, tapos nag-exceed dun sa ating UTP base dito sa resistors, so yung ating output switches to the maximum negative voltage. So, ganun lang yan. Tapos naman, kung yung output naman natin is at the maximum negative voltage, tapos yung input natin goes below dun sa ating lower trigger point, the output switches back to the maximum positive voltage. So, medyo na, ano niya, na nagiging immune yung ating comparator dun sa ating changes or sa noise. No? Kasi nagiging ganito siya. So, let's say nagkaroon tayo ng input dito, no? Yan, ganyan. Tapos, may tayong sine wave, kunwari, ganyan. So, ang tendency, kung ito yung ating na-compute na ano, let's say upper trigger point, no? Upper trigger point dito. Ano siya? Kapag na-exceed niya yan, no? Kapag na-exceed niya yung input na lagpasan niya yung UTP, bababa sa negative yung ating yan, bababa sa negative saturation point yung ating output. Pagka naman na-reach niya naman yung ating LTP, aakit naman ulit siya. Yan. So, effect niya, nawawala yung mga itong mga 0-0 na yan. Itong mga nagtatouch sa zero kasi hindi na siya zero level detector. No? Meron na siyang hysteresis na kung saan mami-minimize na yung mga yan dahil kinukuha natin yung mismong lower trigger point. Let's see, ito yung lower trigger point or yung upper trigger point. Tsaka pa lang siya baba pang gano'n. Yeah? Tsaka pa lang siya akit. Okay? Yan. Magiging ganyan siya. Huh? Anyway, let's try to solve this example. Determine the upper and lower trigger points for the comparator circuit in this figure. Assuming that the positive maximum voltage or the maximum positive voltage output is at positive 5 volts and the maximum negative output voltage is at negative 5 volts. Okay? So ito medyo simple lang to. Solve lang natin, no? So voltage UTP is equal to R sub 2 divided by R sub 1 plus R sub 2 times yung ating positive voltage output maximum. And it is equal to, substitute, 100 kilo ohm
divided by 100 kilo ohm plus 100 kilo ohm times positive 5 volts. This is equal to, that's positive 2.5 volts. And similarly, yung ating lower trigger point is equal yan naman sa 100 kilo ohms divided by 100 kilo ohms ulit plus 100 kilo ohms times negative 5 volts. And it is equal to negative 2.5 volts. Okay? So, ganun ang pagkuha ng ating mga lower, upper and lower trigger points. Alright? Next. We also have this what we call output bounding. Okay? So, kasi in some applications, kailangan i-limit natin yung output ng or output level ng ating comparator to a value that is less than doon sa ating saturated op-amp. Okay? So, kasi masisira natin yung ano, possible na masira natin yung ating yung op-amp pagka lagi siyang nasa saturate. So, it is necessary sometimes sa ibang application na ipababain natin yung level. Okay? So, imbis na let's say, ito yung zero niya, no? Minsan ganyan, di ba? Imbis na papuntahin pa natin dito, kiniklip na natin siya, no? Binabound lang natin siya dyan. Or ganun din, pwede rin naman baliktad. Okay? So, yan yung ating principle ng bounding. It is the process of limiting the output range ng isang op-amp. No? Using Zener diode. Yung process, ganito yung operation niyan. Since yung ating anode, yung tinatawag nating anode ng Zener, connected yan sa inverting. So, ito yung ating anode. Ano? Dahil connected yan dito, it is at the virtual ground. And dahil doon, kapag yung output voltage natin, it reaches a positive value na equal dun sa Zener voltage, no? Pag na-reach na yung value equal sa Zener voltage, it limits at that particular value. O, di ba? So, pag na-reach na yung point 0.7, no? Hanggang dun lang siya. When the output reaches the negative naman, yung Zener, nagiging regular diode na lang yan, and it will become forward bias. Okay, so, natutunan nyo na yan sa inyong electronic devices. Okay? Kaya naman, nalilimit yung ating negative output voltage doon sa negative 0.7. Ang ganun siya. So, depende ngayon sa value ng Zener diode mo, kung ano yung level ng ating or bound ng ating output. So, ganun siya na. Ngayon, pagka kinabitan natin ang dalawang Zener diode niyan, katulad ng ganitong arrangement. So, ganito yung kanyang output. Yan. So, 0.7 positive, tapos negative 0.7 yung ating negative. So, yeah, it can be used to generate square waves then, no? Na at a particular value. So, isa rin yan sa pamamaraan sa ibang applications to limit yung ating output, no? Yeah. Another solved problem. Let us determine the output voltage waveform for the circuit shown. Okay? So, dito we have ano yung tawag natin dito? Double bounded comparator. Meron tayong bounding sa positive and then sa negative, meron din tayong bounding. So, the output voltage dun sa ating inverting op-amp is okay. Sabi niyan, 4.7, no? So, itong comparator na to has both
hysteresis and zener bounding. So meron na siyang hysteresis, meron pa siyang zener bounding, right? So medyo maganda to. Yung voltage across dito sa D1, nasabi diyan meron daw tayong 4.7. Okay? So dito naman meron tayong 4.17. Pero dahil yung ating zener diode o isa doon sa ating mga zener diodes is at forward bias. Okay? So yung isa, let's say nag-forward bias to, no? To nag-forward, nagiging 0.7 na lang siya. So therefore yung ating voltage dito is instead of 4.7 nagiging 4.7 plus 0.7 volts, which is equal to 5.4 volts. This is true kahit na yung isa naman yung mag-forward bias, nagiging 0.7 yan. So, ang natitira dyan is 5.4 volts pa rin. Okay? So, pag yung isa naman naka-breakdown. Now, the output at the, or the voltage at the inverting out input is, of course, positive or negative 5.4 volts, di ba? Since yung ating differential voltage is negligible, yan na yung ating magiging output. Okay? Positive, negative, 5.4. Okay? So, kumpitin natin. So, gawa tayo ng loop dito, no? So, we have V at voltage at resistor R sub 1 equal yan sa voltage output, no? Minus voltage output plus minus 5.4 volts, right? And of course, this will become equal to positive, negative, 5.4 volts na rin, no? And therefore, yung ating current dyan sa resistor 1 will become equal to voltage at R sub 1 divided by the resistance 1, which is now equal to 5.4 volts divided by positive negative 1,100 kilo ohms, which is equal to 54 positive or negative, oops, positive or negative 54 microampere. Okay, sana malinaw. Since yung ating non-inverting input is actually negligible, we can say that yung ating current sa R sub 2 is actually equal yan sa current sa R sub 1, which is actually equal to positive or negative 54 microamperes. Right? Therefore, yung ating V sub 2, R sub 2, B R sub 2 is equal yan sa R sub 2 times dun sa current na pumasok sa kanya. Right? Which is now equal yan sa 47 kilo ohms times positive negative 54 microamperes. And therefore, V sub R sub 2 is equal to positive negative 2.54 volts. No? Now, pag sinukat natin yung voltage output dito, tsaka dito, malalaman natin na yung ating voltage output is actually equal to the sum nung dalawang voltages, right? V sub R1 plus V sub R2. Since meron na tayong V sub R1 of positive negative 5.4 plus or minus sa V sub 2 naman, we have 2.54 volts. Yung ating voltage output will now be equal to positive negative 7.94 volts. Okay? So, pagka ganyan,
masasolve na natin yung ating upper tsaka lower trigger point. So yung ating voltage UTP, yan ang pinaka-essence eh. Hindi kasi natin masasolve tong UTP natin kapag hindi natin nakuha yung ating maximum and maximum positive, maximum negative ng ating voltage output. So R sub 1 plus R sub 2 times yung ating positive voltage output maximum. Diba? And it is equal to R sub 2 is actually 47, right? Dito na lang. 47 divided by a kilo ohms divided by 47 kilo ohms plus 100 kilo ohms times voltage positive 7.94. It is equal to positive 2.54 volts. O, diba? Yun na yung ating voltage UTP. And of course, yung ating voltage LTP will now be equal to, of course, same, negative 2.54 volts. Okay, so hindi pa natin nasasagot yan. Now, pag-drawing na natin yung ating output, so dito na lang siguro ako mag-drawing, ha? Sige, ganito siya. Meron tayong dalawa dyan, ano? Ganyan. So, i-draw natin yung ating sinusoidal wave. Sige, ganyan, no? Tapos, ilolocate natin yung ating tawag dyan? UTP tsaka LTP, which is 2.54. No? So, let's say, ito siya, nandito. Tapos, yung isa, negative, no? So, let's say, nandito naman siya. Negative 2.54. So, pupulahan natin yan. Poproject natin dito sa baba. Okay? Yan. Ganun din dito. Okay? Yan. So, dito naman sa baba is we are going to have actually the pagka-zero yan, di ba? Nasa positive muna siya. Okay? So, yeah. Positive 7.94, no? Tapos, op, naabot niya yung UTP, bababa. Yeah. Tapos, yan. So, ito naman yung ating 7.94 negative. Ito yung positive 7.94 na maximum saturation. Hope naabot niya ulit yung ating LTP. Aakit na ulit siya. Hanggang sa maabot na naman ulit niya yung ating UTP. So, ganun lang siya, no? Paka-simple lang niya. Okay? So, now, this is an application of the output comparator. Okay? So, meron lang tayo dito ng circuit ng over temperature sensing circuit. So dito meron tayong Wheatstone bridge na ginagamit to detect kung meron tayong imbalance dun sa ating bridge. Meron yang resistor, then meron yang temperature sensing resistor. Then pagka merong imbalance, magse-set yan ng voltage dun sa ating ating comparator. Para ma-sense niya na merong unbalanced condition dun sa ating system. So, yun. Isa lang yun sa mga example na pwede nyo magamit sa comparator. Okay, tandaan nyo yung circuit na yan, guys. Maraming gamit yan. Okay, so that's it for this particular lesson on op-amps. So, next lesson would be the summing circuit, summing amplifiers naman tayo. Okay? Maraming salamat guys at keep safe.